Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-uusapan natin ang ika-apat sa series ng ating pag-aaral tungkol po sa kung bakit nag-e-exist ang church. Tatlong salita ang natapos na po nating pag-aralan. Ipinapaalam ng bawat salitang ito ang ating layunin bilang isang church. Ang mga salitang ito ay glorify, gather, at go. The church exists to glorify God. The church exists to gather for instruction, for inspiration, for encouragement, for fellowship, and to worship. And we as a church also exist to go and to preach the gospel and to make disciples. Ang ikaapat na salitang bibigyan natin ng diin ngayon ay give. The church exists not only to glorify, to gather, to go, but we also exist to give. Our purpose is never complete unless we are a giving people. Babasahin ko po sa inyo ang ating text mula po sa Book of 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. Pakinggan niyo pong mabuti. Now, concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. May nagsabi po ng ganito, and I quote, "Hindi ka magsisisi sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi ka magsisisi sa pamumuhay ng malinis, sa iyong pananampalataya kay Jesus, sa pag-amin sa iyong mga kasalanan, sa pagbibigay ng iyong best, sa pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, sa pagtulong sa mga taong o kapatid na bumagsak, sa pagiging honest sa iyong business o pag-aaral, sa panindigan ng iyong prinsipyo, sa pagpipigil na makapagsalita ng masakit sa iyong kapwa. Hindi ka magsisisi sa pagiging magalang at mabuti. At ang panghuli, hindi ka magsisisi sa perang ibinigay mo sa gawain ng Panginoon." Nasabi mo na ba mga salitang, sobrang laki ng nagastos ko? O sobrang laki na ng nagagastos ko? Ngayon, ilan sa inyo ang nakapagsabi na ng ganito? Sobrang laki na ng naibigay? O sobrang laki na ng naibibigay ko sa church o sa gawain ng Panginoon? Hindi ko alam kung posible ngang makapagbigay ng sobra sa gawain ng Diyos. Dahil maaaring narinig mo na ang mga salitang ito. You can never outgive God. Mayroon pong dalawang college students ng Stanford University ang kinapospon ng perang pambayad sa kanila pong tuition fee at sa kanila pong board and lodging. Kaya naisipan po ng magkaibigang magpa-concert at kinontrata nila ang manager ng kilalang composer at pianistang si Paderewski. Ang kikitain ay ibabayad po nila sa kanilang tuition fee at sa kanilang boarding house. Pumayag naman po ang manager. Basta tsakin lamang daw na bibigyan nila si Paderewski ng $1,000. Nagsumikap ang magkaibigan ay promote po yung concert. Subalit, $600 lang po ang kanilang ticket na naibenta. Pagkatapos ng concert, ibinayad nila ito kay Paderewski at nangakong babayaran ng $400 na kulang sa lalong madaling panahon. Pakiramdam po nung magkaibigan, mukhang matitigil na sila sa kanilang pag-aaral. Nang malaman po ni Paderewski yung kwento ng magkaibigan, sinabihan niya mga ito na kunin mula sa $600 ang ginastos nila sa pagpopromote ng concert. At kunin na ang kani-kaniyang 10% para sa kanilang pag-aaral. At saka ibigay sa kanya ang natira. At kalimutan na nila ang balancing $400. Labis po ito ikinatuwa ng magkaibigan at nagpasalamat kay Paderewski. Pagkalipas ng maraming taon, matapos po yung World War I, naging premier ng Poland si Paderewski. Libo-libo sa kanyang mga kababayan ang nagutom. Kaya humingi po siya ng tulong sa US Food and Relief Bureau na pinamumunuan po noon ni Herbert Hoover. Agad naman siyang pinadala ng libo-libong tonelada ng pagkain. Makaraan ng ilang taon pa, nagkaroon si Paderewski ng pagkakataong ma-meet si Herbert Hoover at personal po siyang nagpasalamat sa naging tulong nito. Walang anuman iyon, sagot po sa kanya ni Herbert Hoover. Isa pa, nakalimutan niyo na siguro pero natulungan niyo ako nung ako'y college student pa. Isa po si Herbert Hoover sa dalawang kabataan na humingi ng tulong kay Paderewski sa kanilang fundraising concert. Alam ng taong nagbibigay sa gawain ng Diyos na ibabalik ng Diyos ang kanyang ibinigay. Alam niya na totoo ang nakasulat sa Book of Luke chapter 6
verse 38a, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. At wala pang taong tunay at bukal sa puso ang pagbibigay sa gawain ng Diyos ang nagsisi. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1a, nakasulat, now concerning the collection. The word collection comes from the Greek word logos, which speaks of words and communication. Ang ibig sabihin, ang ibinibigay natin at ang paraan ng ating pagbibigay tells something about us. Our giving can speak volumes about our love for God and His work, or it can show our selfishness and greed. Ano ang sinasabi ng iyong pagbibigay tungkol sa iyo? Anong sinasabi ng iyong tithes and offerings tungkol sa iyo? Marami ang nagsasabing ang ating pagtatithes at pag-o-offering ay magandang panukat kung ang isang Kristiyano ay malago o matured na sa kanyang spiritual na buhay. The question is, how do you measure up? Pag-aralan po natin ang ilang principles tungkol sa giving o pagbibigay na makakatulong para malaman po natin ang ating purpose at nang maisakatuparan ang purpose ni Lord sa ating mga buhay. Number one, the people who are to give. 1 Corinthians 16:2a, on the first day of the week, let each one of you. Itinuturo ni Paul sa mga Kristiyano sa Corinth ang itinuro niya sa mga Kristiyano sa Galatia. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga churches ay dapat maging giving churches. At bawat anak ng Diyos, bawat mananampalataya ng Panginoong Hesus, bawat miyembro ng church ay dapat maging bahagi sa pagkakaloob sa gawain ng church. Sino ang dapat magkaloob? Ang bawat anak ng Diyos o ang bawat miyembro ng church. May kwento po patungkol sa isang lalaking babautismuhan. Siya po'y sinabihan ng kanyang kaibigan na alisin ng pera sa kanyang bulsa. Ang sagot ng lalaki, sinadya niya raw maglagay ng pera sa kanyang bulsa dahil gusto niyang makasama niya ang kanyang perang babautismuhan. Ito raw ay patunay na hindi lamang ang kanyang buhay ang kaya niyang isuko sa Panginoon, kundi maging ang kanyang finances. Huwag mong sasabihin na isuko mo na ang iyong buhay kay Jesus kung hindi mo naman magawang isuko ang iyong finances o pananalapi sa Kanya. Number two, the place where we are to give. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2a, on the first day of every week. Ang first day of every week o unang araw ng linggo, of course, ay Sunday. At ang araw na tayo ay sama-samang nag-worship ay Sunday. So, ang lugar kung saan natin ito dapat ibigay ay sa iyong local church. At para mas maliwanagan po tayo, pakinggan niyong mabuti ang nakasulat sa Malakay chapter 3:10a. Bring the whole tithe into the storehouse. Kailangan po nating maunawaan na ang storehouse na binabanggit po sa Malakay 3:10 ay ang iyong local church. Hindi po SM, hindi Robinson, hindi iba pang malls o resorts o charitable institutions. Number 3, the percentage of our giving. Malakay 3:10a says, bring the whole tithe into the storehouse. Ang tithe o 10% ng ating income ang minimum na dapat natin ibayad. 10% ang utos sa atin. Ito ay hindi atin, ito po ay sa Panginoon. Nakasulat po sa Leviticus chapter 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Paano natin may bibigay ang isang bagay na hindi naman natin pagmamayari? Hindi ka pa talaga nagbibigay o nag-o-offering hanggat hindi mo pa nababayaran ang iyong tithes. An offering is always beyond the tithes. Ang sabi po ni Paul, ang ating pagbibigay ay dapat ayon sa ating kinita. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, on the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper. As he may prosper. Tulad po ng ating natalakay kanina, ang bawat isa ay dapat magbigay. Walang excuse, walang excluded. Ang ibibigay mo ay base kung gaano ka pinagpala ng Diyos. Ang iba ay maaaring mabayaran lang ang kanilang tithes, at ang iba naman ay higit pa dito. Now, we are to give in proportion to what we have. Hindi tinitingnan ng Diyos kung magkano ang iyong ibinigay.
ang tinitingnan niya ay kung ayon ang iyong ibinibigay sa pagpapalang tinanggap mo. Number 4, the purpose of our giving. Ano ang dahilan ng ating pagbibigay? Bakit ba tayo nagbibigay? Nagbibigay tayo dahil ito ay utos ng Diyos sa atin. Nagbibigay tayo dahil pinagpapala niya tayo. At syempre, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos na nag-utos at nagpapala sa atin. Nagbibigay tayo para matugunan ang mga gastusin at pangangailangan ng church. Nagbibigay tayo para matugunan ang mga pangangailangan ng mga gawain na nakapaloob dito. Nagbibigay tayo dahil ito'y blessing. Nakasulat po sa Book of Acts chapter 20 verse 35, "It is more blessed to give than to receive." Let us pray. Dearest God and Heavenly Father, maraming salamat po sa katatapos naming ika-apat na serya ng pag-aaral kung bakit nag-i-exist ang church. Maraming salamat din po dahil ipinapaunawa mo sa amin na ang church ay nag-i-exist not just to glorify, not just to gather, not just to go, but the church exists to give. Dalangin po namin na maipumuhay namin ang aming pong napag-aralan sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Stay safe, everyone. Be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.